Alright, good day once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. Alright, for this video mga kapatid, may ibabahagi po ako sa inyo na personal ko pong karanasan sa aking pagpapabo. Alam ko po sa panahon natin ngayon ay lalo pong tumataas yung presyo ng feeds o yung pangunahing pagkain ng ating mga hayop. Ayan, pagdating po sa pagpapabo mga kapatid, hindi po pwedeng hindi tayo gagamit ng feeds. Lalo na kung yung ating purpose ay magpapapadami po. So, for this video mga kapatid, ibabahagi ko po sa inyo yung naging karanasan ko po patungkol po sa pagkain ng aking pabo na naging sanhi po sa kanilang pagkakaroon ng sakit. Ayan, at ang matindi pa dito ay ang kanilang pong sakit ay patungkol po sa kanilang digestive system kasi po nasisira po yung kanilang colon. Ayan, kumbaga nagiging colon cancer po at yung kanilang atay ay nagkakaroon po ng spotting. At ito po, samahan niyo po ako, here we go, let's go! Pasensya po pala ha kung bibihira na lamang po tayong makapag-upload dahil mayroon po tayong mga ginagawa. Sa ngayon lang, minabuti ko pong gawan ito ng video kasi naging problema ko po ito dito sa aking pagpapabo. Ayan. So sa mga nakakaalala po mga kapatid, sa mga nakaraang mahigit sa 2 buwan o 1 buwan mahigit, kumbaga sa panahon na yun, nagsisimula na po kasing nagsitaasan yung presyo ng mga feeds. Ang ginawa ko po, personally, experience ko naman dati na noong gumagamit pa po ako ng Azula. Hanggang sa ngayon, gumagamit pa naman ako ng Azula. Ang ginawa ko po patungkol po sa kangkong mga kapatid, kung nakikita nyo po yung isang sako na kangkong, ayan, kung may nakikita po kayo, isang sakong kangkong. Ang isang sakong kangkong mga kapatid ay pinapakain ko lamang po yan sa aking pabo sa loob ng 2 araw. Ayan. Apat na bisis pong pinapakain ko ang isang sakong tangkong o kangkong. Ayan. Yung isang sakong kangkong, 4 bisis kong pinapakain sa aking pabo. Kaya kinukonsumo lamang yan sa 2 araw. Ang naging experience ko po mga kapatid, pagkaraan po ng mga 1 buwan mahigit, pansin ko po mga kapatid, talagang napakalakas pong kumain ng mga pabo na ito. Ayan, mapabata, lalo na yung mga magdadalawang buwan mga kapatid. Talaga sa time na yan, napakatakaw po ng mga pabo ng sa ganyang edad. Nagtataka na lang ako mga kapatid, dito sa aking pabuhan, napansin ko po sa aking mga pabo ay lagi po silang nakadapa pagkatapos nilang kumain. Ayun, pupunta sa gilid, tapos sinusubsob po nila ang kanilang dibdib sa lupa. Kumbaga, parati po silang nakadapa sa lupa. Kumbaga, ayun. Dahil experience ko na po dati, patungkol po sa Sula, na pag ganun po yung pabo mga kapatid, yung lagi pong naka-lublob o lagi nakadapa sa lupa, ang sinyalis niyan mga kapatid ay mayroon na po yung tama sa atay. At yung iba niyan ay ang kanila pong digestive system o yung kanilang mga lamang loob ay may damage. Kumbaga, unti-unti na pong nasisira. Tandaan niyo po mga kapatid, pag ang pabo po natin ay lagi po yung nakadapa sa lupa, sinyalis na po yan mga kapatid na mayroon po yung karamdaman sa loob. Kung hindi man atay, yun kanya pong mga colon. Ayan. So, nangyari po dito mga kapatid, kumpiyansa lamang po ako patungkol po sa kangkong na hindi po mauulit-uli yung aking karanasan patungkol po sa Azula na, ayun, doon sa Azula po, yung karanasan ko dati ay yung kanilang atay lamang po yung mayroon pong spot o nagkaroon po ng spotting. Pero sa nakaraang mga buwan po, yung experience ko po patungkol po sa kangkong mga kapatid, mas grabe po. Ayan, yan po yung isa ko pong sinubukan ko po talagang ikatay mga kapatid kasi nanghihina na po yung pabo na yan. Kung nakikita nyo po, ang kanyang lamang loob po, ang kanyang atay, ayan,
marami pong spot yung kanyang atay, tapos yung kanyang lamang loob ay ayan, kumbaga nagka-colon cancer po. Para pong ayan, nabutas pa nga po yung kanyang lamang loob. Ayan po mga patid, kung nakikita nyo po, yung pabo na yan ay tinuluyan ko na lamang po kasi nanghina po yan. At nagkataon pa na inaway po siya ng kanyang mga kasama. Nang tinuluyan ko po mga kapatid at nakita ko po yung lamang kanyang lamang loob, ayan po, nagkaroon po siya ng para pong colon cancer. Ayan. At pati yung kanyang atay ay nagkaroon po ng spotting. So grabe po yung naging hitsura ng lamang loob ng pabo na yon. So sa pagkakataong ito mga kapatid, kung nakikita nyo po itong aking mga pabo, ayan, nag-stop muna akong magpakain ng kangkong. So ang pinakapunto ko talaga sa vlog na ito mga kapatid, huwag nyo po yung gayahin yung aking nagawa. Dahil sa kagustuhan ko pong makatipid ng pagkain ng aking mga alagang pabo, ang ginawa ko po ay inaraw-araw ko po yung pagpapakain ng kangkong. Biruin nyo po yung isang pakain ko po sa kanila ay dalawang balde na kagaya nito. Ngunit hindi naman siya masyadong puno, mga hanggang dito lang. Ayan, mga hanggang dito. Yan po yung lahat na aking pinapakain sa kanila. Hinahaluan ko lamang po ng kaunting pids. Talaga, nung una, sinanay ko sila paunti-unti hanggang dumami yung kangkong. Hanggang umabot na sa dalawang kagaya nito na hanggang dito ang kanilang nauubos sa isang pakain. Ayun nga, ang isang sakong kangkong, dalawang araw ko na lamang po pinapakain. At ang resulta po, ayun, yung kagaya niyang nakikita nyo na ang lamang loob ay para pong nagka-colon cancer. At ang eksempla naman na akin pong ginawa mga kapatid, nang sa ganun ay makarecover pa po yung aking mga pabo. Dahil nakita, pansin at nakita ko po sa karamihan ng aking pabo ay may karamdaman po sila patungkol po sa aking nagawa na inaraw-araw ko po yung pagpapakain ng kangkong. Sa ngayon, ang remedyo na akin pong ginawa, bumalik muna ako doon sa dati kong paraan na nagpapakain po ako ng bagaso o yung trigo, sapal ng trigo. So sa ngayon po, ang ginagawa ko mga kapatid, bumili po ako ng scramble kasi yun po yung mas mura ng kaunti. Hinahaluan ko ng BEC. So yun po yung iniuna kong ibinibigay po sa kanila, ayun doon sa kanilang pagkainan. Pagkatapos po, pag na nakukuha po akong mga lantang saging doon po sa pamilihan ng mga saging, mayroon po silang mga lanta kasi binibigay naman nila yan. Yan po yung aking pinapakain sa kanila. Tapos yung trigo o bagaso mga kapatid, isinusunod ko na lamang po. Hindi ko na po hinahalo sa trigo yung pids. Nang sa ganun ay hindi po masayang kasi yung trigo mga minsan mga kapatid, hindi po maganda. May hindi po magandang klase ng trigo. Hindi po masyadong kinakain ng pabo. Nang sa ganun, para hindi po masayang yung pids kasi may kamahalan na po, binibigay ko po una bago yung trigo. Tapos pagdating naman po sa mga dahon, kagaya ng kangkong, sa ngayon po, itinatali ko na po, hindi ko na po inihahalo sa kanilang pagkain. Para po napubya ako na inaraw-araw ko po yung pagpapakain sa kanila ng kangkong. Kaya lamang ko po ibinahagi at ibinigay sa inyo ang naging karanasan ko patungkol po dyan mga kapatid. Kasi baka gayahin nyo po yung aking ginawa dahil talagang tumaas po na sobra yung mga pids sa ngayon. Biruin nyo po yung BEC, nasa 1750 isang sako. Tapos yung Integra, ganun na rin. Integra 3000, nasa 1750 rin. So malapit na po pumantay sa bigas. Ayan, yung bigas ngayon, nakakabili tayo ng 2-1. Tapos yung pagkain ng ating pabo, 1750 na po yung sako. Talagang may kamahalan po. Sana po ang vlog na ito mga kapatid ay magsilbi pong babala sa inyo, na sana po ay kung makahalo po kayo ng mga dahon kagaya ng kangkong, Madrid de Agua, ano pa ba, Azula, wag na wag nyo pong iaraw-araw mga kapatid. Alternate lamang po, nang sa ganun ay hindi nyo po maranasan yung naranasan ko po pagdating sa aking pabo, na yung aking mga pabo po ay nagkaroon po ng colon cancer. At nagkaroon ang
spotting yung kanilang atay. At buti na lang, sa awa tulong ng Diyos, ang iba ko pang mga pabo, ayan, kung nakikita nyo po, naagapan ko pa po, at salamat sa Diyos. Sa ngayon, nakikita ko naman na bumalik na po yung kanilang sigla at healthy na po sila. Dito na lang mga kapatid, sana po nakatulong at nakabigay ito sa inyo ng babala. Nang sa ganun ay yung inyong pagpapabo po ay hindi po masayang. So sa mga bago at ngayon lang nagawi sa aking channel, mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe. I-click ang bell button, nang sa ganun ay ma-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. At lagi niyo pong tandaan, ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog! Bye-bye!